Hello, good evening po sa lahat. Hapon na ngayon, today is Tuesday. Medyo, I have to share what happened to my Facebook yesterday. I thought I've been hacked again. Pero hindi pala, ay na over sharing lang yata ako at ni restricted ni Facebook yung account ko. At natakot ako na akala ko na-scam na naman uli ako because na-scam ako dati. Kaya ito ay emergency topic na malaman ng lahat na kung nag-open kayo ng Facebook at saka yung YouTube account nyo o Instagram, make sure na separate. Kasi yung, at huwag mag-sharing content kasi minsan maganda yung mag-share kayo o mag-post separately. Kasi ano sila yung parang competition ba? At dyan na kayo nagkaroon ng community na ano, violation. Kaya ako'y natakot dahil siyempre marami na akong followers sa Facebook at sa YouTube na rin, nagkaumpisa pa lang. At natakot ako na baka ma-close yung account ko at mag-umpisa ka na naman uli. Kaya advice lang sa akin na sa mga bagong vlogger at saka sa mga bagong mga nagpo-post yan sa Facebook, may mga bagong account, please make sure na minimal yung ating pag-post, saka minimal na rin yung ating pag-share, at kailangan yung wala tayong violation kasi wala na rin yung, mawala na rin yung hard work natin na, kasi parang na ano na rin ako, na inganyo na palagi magpo-post-post kasi marami akong time, kung minsan may nakikita akong magandang nasa isip na content, parang excited na ako na gagawin para ma-post, parang kasi bago pa lang, parang excited, ma, may ADHD yata ako eh, kasi once na may time ako to keep me busy, parang gusto ko nang magbibideo kung may nakita akong magandang content o naisip na ano, subukan. Mahilig kasi ako mag-experiment na subukan ko, malay mo, may mga viewing ako na nagustuhan ng ganyan o nagustuhan ng ganito. Ang Facebook at saka YouTube pala, iba. Kasi sa YouTube, may special na mga tag at saka mga keyword na gagamitin. At saka yung, ngayon na nga ako natututo nito eh, kaya confusing. Iba naman sa, madali lang sa Facebook, pero pagdating sa YouTube, napakahirap. Pero can be find out, you know? We can, matutunan natin sa ibang mga creator na rin. Tumitingin sa kanila kung ano, paano nila ginagawa ito. At number one siguro ay confident tayo. Kung ano, ako hindi pa masyado, pero I'll try my best na kahit ganito, parang silly na nanonood, huwag nyo lang tingnan ilungko kasi baka matakot kayo. Basta ang import isipin nyo kung ano ang ipagpamahagi ko sa inyo na makatulong sa inyo. Kaya don't worry about my face or anything kasi matumatanda na ako. At saka, ang gusto ko lang ipabigay na mensahe sa inyo ay yung natutunan ko at nalalaman ko at maganda yung, kasi yung in my time, sa kapanahunan ko, walang nagtuturo sa akin, puro independent, puro lang sa sarili ko, at ito ay magandang oportunidad sa akin na ipamahagi ko sa new generation, na kung ano ang naranasan ko kaagad, o sa mga iba na hindi pa nila alam, para na mag-ingat din kayo, dahil muntik lang ma-close off yung account ko. Si lalo na kaya maganda yung dandahan tayo, slowly but surely. Kasi mas maganda yung nasa ating pa yung pinag-arapan natin na account ngayon, sangsa mawala bigla, mag-umpisa uli in a scratch, di ba? Mahirap. Kaya, pus mawala yung mga friends natin, mawala yung mga conversation, mawala yung mga picture, mga video. Kasi nangyari na ito sa akin noon. Yung, meron na sana akong 5,000 followers nung na-scam ako na ano yung account ko saka yung page, may nawala yung iba kong page. So ngayon, sa bagong account ko, uso ngayon yung scam at kinukuha at saka, kaya wag nyong iwanan na rin yung pin number nyo kasi doon ako nag-start noon eh. At saka na tuwing mag-browse kayo sa Facebook o YouTube o sa internet, kailangan i-delete nyo yun, i-close off nyo yung account nyo kasi napaka-importante. Kasi once na, lalo na pag gumagamit lang kayo ng wifi o kaya internet sa labas, ay naka-open yung account nyo, pwede nila malalaman yung pin number nyo, at saka pwede silang makapunta doon sa account nyo. Kaya kailangan, make sure, be diligent, okay? Na kasi sa panahon ngayon, maraming scammer kahit saan. Lalo na sa internet, marami. Kaya
to make sure na lalo na yung bank account nyo at saka yung sa social media nyo, kung maaari, kung kaya nyo maganda yung separate account. Huwag yung kaya sa akin separate yung banko ko, separate na rin yung social media ko. Kasi mahirap na pagdating na sa money sa banko ay baka ma, di ba, contaminated, kumbaga yung cellphone mo, makapasok sila. Kasi nangyari doon sa akin noon, nakapasok sila sa ano ko, kaya kahit anong palit ko ng, kahit anong hire ko ng expert na gagawin na palitan yung pin number ko, ang bilis nila, ang dami nila. Kaya napaka-smart nila. Kaya kailangan very vigilant tayo ngayon. Eh, kaya medyo nagpanik ako at thanks God, praise God na hindi nangyari sa akin. At bumalik itong umaga. Kaya kagabi, stress na stress ako na ano nangyari sa Facebook ko. Maraming question, maraming ano yung pala. Nag-violation ako dahil napa-over-share ako sa isang video ko. Kaya napasarap yata ako sa pag-share na parang minsan maikontrol natin ang emotion natin na sa sobrang share ay magkaroon tayo ng violation. Kaya maganda yung, lalo na pag galing sa YouTube papunta ng Facebook, Facebook don't like that. Violate sa kanilang ano, regulation. Kaya kailangan, kung mag-post tayo, post lang sa Facebook at post na rin sa YouTube o post kung may Instagram ka o mayroon kang Twitter o ano, o LinkedIn o whatever, ang daming ano, pero ako sa YouTube lang muna at saka sa Facebook kasi, saka half sa Instagram kasi ang dami, mahirap, maganda mag-focus sa, at ang gusto ko ngayon ay YouTube. Mahirap pumasok sa YouTube, mahirap ma-monetize, pero sa akin naman ito ay parang hobby ko na rin at ma-experience ko yung, kumbaga, yung being confident more na kung ano gusto ko ilabas sa puso at isipan ko na baka pwede rin may makuhaan sila ng aral sa akin. Yan ang purpose ko. Kaya yun ang gusto ko na at least pagbahagi ko ang aking nalalaman sa experience, lalo ngayon kung anong success ang natanggap ko, and I'm so blessed and happy, thankful and grateful sa mga blessing na narating ko at narating ng aking pamilya. Kaya ko ito pinamahagi kung ano ang mga naranasan ko na sa mga new generation ngayon, para if I known kung ganun pala, ay lalo pa sana akong successful ngayon. Pero naging successful ako within other thing na anong tactic na ginamit ko, at mapag-aralan nyo yun sa next na video ko. Pero sa ngayon, nagbigay ako ng ano, information para sa ano nangyari sa akin kagabi. At and the other thing na ginawa ko, alam nyo ba kung anong nagpakalma sa akin? Everything happened for a reason. So yun ang nasa isip ko. Kumbaga, kung nangyari ito, kung ni-stop ako ni Facebook, probably dami kong ginawa, probably I spent too much time sa Facebook or sa YouTube, kaya siguro bigyan ako ng break, at ganun na rin itong accident ko. Kaya I did it, and the tactic, it's worked. Kasi nung mga ilang oras na ako na nun, di ko ma-click, hindi ko ma-open yung Facebook ko, I said, everything is clock. I'm worried because my family maybe can't communicate with me. Kaya natatakot na ako. Kaya sabi ko, it's okay. Maybe it's time I can have a break. But when I woke up this morning, sa totoo lang, doon pa ako sa toilet, babang nabubuksan, inaayos ko at the click. Kaya lang. At nagano, uy, binuksan na nila yung Facebook ko. Kasi siyempre, ano, kaya tuwang-tuwa ako. I said, thanks God's blessing. Kasi kailangan lang nila yung phone number at saka yung mga question. Kaya nagkaroon lang ako ng patient is the key para sa success, kung sabi nga nila. Kaya gumawa ko ng yun ang nasa isip ko na nag-work ang tactic. Kasi kung mag-overwhelm ako, kasi lalo na sa anxiety at depression ko, minsan na-overwhelm tayo, kagaya nangyari noon sa akin, pala natakot ako nung nascam ako. Eh parang gusto mo gawin na kaagad, kasi mayroon yata rin akong ADHD na hindi ko alam na gusto kong maayos kaagad gising na si Kano. Maayos ka agad yung problema. Kaya yun ang ginawa ko. Kaya lang, tabi ko itulog ko muna kinabukasan para malay mo bukas iba na, tama nga naman.
So kinabukasan pagising ko, nakatulog ako, and always patient is the key para maging successful. At bago pala tayo sa next topic ko, I hope to see you next time kasi malapit na ito matapos. And please subscribe, like, and share naman para dadami rin naman ang subscriber ko para pagdating naman, excited ako kahit isang subscriber lang, nakaka-excite, nakakatuwa. Kaya para maganahan naman ako na mag-share sa inyo ng kung ano pang story o anong mga experience na gusto kong ipabahagi sa inyo ang aking mga nalaman. At shout out sa mga rokero sa Antique, sa Bunsod, Valderrama, at sa mga Manlakbo, sa mga ano dyan, Pandanan, at saka Buruk-Buruk, sa Bulwangan 1, Bulwangan 2, doon banda sa Antique, sa San Jose, Bugasong, at sa lahat na sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa Pilipinas, yung mga kakilala ko, shout out sa inyo lahat yan. By the way, I'm Reggie Rokero Kilpatrick, and I hope to see you next time sa next video ko. Bye for now. Bye.